Hi guys! Sana okay kayo? Ako okay naman ako. And as you can see, andito po tayo ngayon sa bahay ni Krisha. Hi! Kakatapos lang namin gumawa ng content para sa kanyang podcast yes. Na ang pangalan ay... How's Your Heart? Ayan, hanapin niyo po yan. Okay, sa Spotify. So ito, another podcast na andito rin sa YouTube. Yes! So kung saan naman... Okay naman! Okay naman. Mga anong level? Mga 1 to 10? Tinanggap ko na lahat. Parang may naman yun ah. 100%! Okay. Aww. Pero ayan, kailan ba tayo huli nagkita? Parang... Sa Green Hills. Uh-oh. After a very long time, di ba? Oo. Ang tagal. Super! Naman eh. Kasi naman, may nangyari. Nakapatay tayo dyan. Oh. Hindi naman kami nag-away. Oh. Basta may... Oh, bas- baka may nanonood. Hindi na lang po ako mag-comment. Kaya ko. Una kami nagkita ni Krisha sa YouTube event, di ba? Sa mga hindi nakakaalam. Yes. Sa CR. Yes. Kung napanood niyo yung unang vlog namin, na kwento namin yun. Tinitingnan ko lang siya. Sabi ko, ito yung pinapanood. Nakita mo din ba ako sa CR ng time na yun? Parang. O sa event mismo? Alam mo, maalala ko yung TNT. Ha? Pero bago yun, nagkita na yata tayo. Pero hindi tayo nag-usap. Oo, pero ikaw nakita kita sa CR. Pagkakita ko sa kanya sa CR, sabi ko, ang ganda naman. Wow! Promise, ang ganda naman ito. Kasi ako, ang dati silang standard. So, hindi promise. Kasi lagi kaming napupunta sa mga VDR. So, sanay na ako makakita ng magaganda. Ay. So, ang taas ang standards ko sa maganda. Kapag sinabing maganda, grabe ay mga naman. Level ni Krisha Uy. Uy, grabe! Hindi promise talaga. Sabi ko, ang ganda naman ito. So, ayun. Ayun ako. Lulungog na po ito. Hoy, hindi ako maganda sa maganda. So, ayun. Doon na nag-start. Tapos nagkatrabaho kami sa TNT. Mm-hmm. Sobrang mahiyain ka pa rin naman. Oo, gusto ko lang magpa-picture sa kanya. Dari? Oo. Ayun. Tapos, ikaw yung una lumapit sa akin, di ba? Oo. Pero lang kami nagtitinginan. Diba, ito contact ko yun. Nagkakaganan ko. Ganun. Kasi pareho kami na hindi kami yung madaling lumapit sa mga tao. Mm-hmm. Pero pag kami nilapitan, hindi ko alam kung gano'n ka rin ah. Oo. Pag ikaw yung nilapitan, ano ka naman, magchika. Pero yung ikaw yung nahihiya kapag una kang lalapit. Totoo yun. So yun, ano bang first impression mo sa akin nun? Ang ganda. Ine-edges ko. Ang charming. Charming. Oo. Ano feeling ko hindi ako tatarayan dito, lalapit na ako, hi! Pwede magpa-picture! Uy, alam mo, ikaw lang yung first time na nagsabi sa akin hindi ako mataray. Kasi lahat ng ano nila sa akin, unang kita mo kadi akong suplada, intimidating, ganun. So, hindi ko kasi, baka kasi kaka-eye to eye to natin sa may shoot kasi tayo nun. Oo, may shoot kasi tayo nun whole day. Di ba whole day tayo dun? Tapos parang so, nagkakahiyaan tayo mag-approach, mag-chikahan. Pareho kami hindi marunong. Hindi ko alam kung paano tayo nag-start na maging friends. Saan ba? Yun, sabi ko, pwede magpa-photo. Alam mo ba, pinapanood ka namin ay nang-expo. Yun yung muna sinabi sa akin. Alam mo ba, idol ka ng ano ko? Sabi ko, talaga? Oh. Yan, okay. Wrong number. Pass naman na yan. Okay. So, doon lang kami nag-start mag-ano. Tapos, paano tayo una chat-chat na? Tama ba? Oo. Pero nag-invite na tayo. Ng content? Oo. Ayun. So, doon na nag-start. Tapos, nakilala ko rin si Almira, tsaka si Papa Jack. Oo. So, ayun na. Doon na nag-start aming friendship. Yes. So, anyways, nag-start ka as a model, di ba? Commercial model. Mm-hmm. Ay, ilang taon ka na lang nag-start? 19. 19? Na nag-aaral ka pa? Oo. Paano mo naisip na gusto ko maging model? May lumapit sa akin na agent na talent niya na si Jessie Mendiola doon. So, nung una hindi ako naniniwala. Ang dami niyang commercials kay Jessie. Mm-hmm. Sabi ko, okay, this is legit. Try ko nga. Pero mahihiyain niya ng time na yun? Or... Mahihiyain. Paano ka na pa, oo. Pina-acting workshop nila ako. Tapos pinapakaibigan ako sa mga models para yung makipaghalubilo, makipag-social. Ah. So every after audition, pinapausap niya ako. Sama ka. Mm-mm. Ito si ano, pakilala ko sa'yo. So doon ka na nasanay. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na magiging commercial model mo. Kasi mahihiyain talaga ako.
So, marami din mga nakilalang friends, syempre, along the way, ganyan. Sobrang dami. May Brazilians, may Filipinos pa rin, iba-ibang itsura, mga gugawa. Nasa ano ka noon? Nasa province? Makati. Dito ka na noon? Mag-isa ka na noon? Oo, nag-dorm. Ha, ang aga mo pala natuto mag-isa? Oo, tapos nag-student lang, commute. Tapos working na school, sa Binild. Oo. Oo. Paano, nasanay ka na mag-isa? Oo, kasi... Actually, hindi ko siya ginawa for the money. Ginawa ko siya dahil sinabihan ako na, hindi ka na babata, ha? Mm-hmm. So, kung gusto mo maging model, kailangan mo gawin ngayon. Dahil hindi ko, antay mo pa mag-graduate ka, wala na. Iba yung youth kasi, iba yung commercials, di ba? Iba yung projects nung bata ka. So, hindi ko daw yun, sabi ng dad ko, gusto mo ba talaga? O sige, dyan ka na lang mag-aral. Hindi ko tinapos sa Ateneo Davao. Oh. Para makapag-commercial. So, anong feeling na mag-isa ka dito sa Manila tapos walang kasamang family? Nasanay ako. Siguro kasi lagi ko kasama mga models din na commercial kung models. Kumbaga, hindi ka naman na-feel na mag-isa ako kasi may mga taong nasa paligid mo. Oo, everyday lagi nandyan sila tapos meron din mga Bisaya na mga foreigner din tulad ko. Yung mga half-half. Mm-hmm. Pero ikaw half din, di ba? May mga ganun. Pero Bisaya, may taga-Dipolog, taga-Dian, tapos mga half din sila, half German, half ano, pero Bisaya din. Kaya feeling ko, nasa Jensen lang din ako. Hindi mo na feel yung parang homesick ako. Wala. Oo, nag-enjoy ako. Tsaka ang sarap kasi ng feeling na mayroon ka ng talent, Fino. Na-enjoy mo. Dahil ko yung nag-work talaga para sa sarili mo. Tapos nakaka-save din kasi ako ng building naman ako nagbabayad ng ang school ko. Mm-hmm. Tapos yung sa baon, may baon pa ako from my father. So, nasa-save ko talaga yung pera ko. Pero anong feeling nun na, kasi nasa abroad yung family mo, di ba, nasa US? Yung mom ko. Yung mom mo. Yung mga kapatid mo ng time na yun? Oo. Andun din. Iniwan ko sila. Minsan ba naisip mo na, sana magkakasama kami balang araw, yung gusto ko yung happy-happy kami, na together. Feeling ko, tinanggap ko na. Kasi nung bata pa lang ako, na iniwan na kami ng mom ko eh. So, anong age yun? 11 years old. So bata ka pa pala nung umalis yung mami mo? Oo. Kaya parang nasanay ako na hiwalay lagi. Hiwalay na kami lahat. Tapos, yun. Pero growing up, syempre may mga events sa school, hinahanap mo mama mo. Nasanay na rin ako. Kasi lagi akong inuutos. Ako yung ate eh. So inuutosan ako lagi ng dad ko na, Krisha, eto na yung bayaran mo. Punta ka doon. Bayaran mo yung school. Oo. So, parang ako naging mom na rin. Ang tagal mo din pala naging parang independent. Oo. Kaya sabi ko, okay. Tapos sabi niya, gawin mo to, mag-grocery ka, sunduin na lang kita pagkatapos. Mm-hmm. Kahit hindi ko alam ha, 11 years old lang ako. Oh. Yung ganun, hindi ko sige. Ang aga pala. Oo. Wala siyang choice. Aga pa sa buhay. Oo, wala ko choice kasi ako yung eldest sa... Meron akong kuya. Yung kuya ko, he's not... okay, mentally, meron kasi siyang bipolar disorder. So, ako yung mas so, mature ko. Nani at tatay na rin sa mga kapatid mo. Well, nandiyan naman dad ko. Pero yun nga, syempre busy dad ko, may business kami. Kaya dad ko laging sabi niya, ikaw na nga niyan, ikaw na lahat. Kaya mo na yan. So, parang, kaya ko yan. Pero syempre, nung 11 ka nun, habang tumatagal ang dadalaga ka, syempre teenager, hindi mo ba namimiss na sana may mommy ako napapagkwentuhan ko ng love life ko, ng mga nag-aawal sa akin sa school, or kung ano man? Paano mo siya hinandle ng time na yun? Maganda yung kwenta ng mo, no? High school ka, papuntang college, yung mga ganun, nagdadalaga ka. Wala ako. Or wala, hindi mo talaga ever na sana bumalik na ng mama ko. Feeling ko tinanggap ko dahil alam ko hindi na mangyayari. More on ako, reality check. Wala na mama mo, hindi na yung babalik. Yung ginaganong ko na sarili ko, wala na. Yung papa mo, busy yan. Tsaka syempre yung dad ko, alam ko may pinagdadaanan siya dahil iniwan siya ng girl. May ego din yun eh, mm-hmm. Diba? So, siya din, meron din siyang, tinatry din niya ayusin yung kanyang nafe-feel. So, lagi siya lumalabas. So, hindi ka na nag-hope na someday mabubuo yung family or someday magkakasama kami ng mama ko. Wala nang ganun. Natanggap ko siya. Tinanggap ko na lang. Pero nasali mo. So, nung mabay yung loob mo? Ay, oo. Nung una. Kasi laging yung mga kapatid ko, ate, wala na si anong gawin na.
hindi ko alam. Ano gagawin ko? Ba't ako? Oo. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na natin. Laging ganun. Minsan ba nagalit ka sa mama mo na ano yung talagang halimbawa, nag-usap kayo na galit ako sa'yo, bakit mo, yung nagkaroon kayo na moment na nakapag-usap na ganun, or never? Ako yung tipong hindi confrontational. Hindi ako marunong makipag-share ng feeling. So, yung mom ko, nasa-stress sa akin. Kasi, kinonfront niya ako eh. Sabi niya, kausapin mo na ako para matapos na ako. Magalit ka sa akin. Oo. Sigawan mo ko, sabi mo na lahat ang gusto mo. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi mo talaga mailabas? Parang nakatahi yung... Hindi ko alam! Bakit? Ba't ka? Parang nasanay ako, feeling ko, kasi nung bata ako, pag may problems kami sa house, si Papa na iwan, lagi niya sabi, go to your room. So, parang nasanay na ako na... I-handle siya alone. Na hindi i-express yung feelings. Oo. Kasi kaya mo naman mag-isa parang gano'n. Oo. Tapos hanggang pag kinoconfront ako, hindi ko magawa. Tapos naging problem ko din yan sa relationship ko before na. Ah, talaga? Na hindi mo may i-out yung feelings? Mag-away kami. Wala. Ano ako? Silent treatment. Oo. Kaya parang di ba minsan like sa'yo, nag-usap tayo day before. So, sorry ah, it took me time. Ganon! Oo! Naalala mo na! May ganon akong, parang paano ko sabihin to? Hindi ako magalit. Oo. Hindi ko malabas. Diyan naman tayo baliktad. Ako naman, gusto ko yung confrontational, yung sabihin mo, sige, para tapos na. Gusto ko, pero hindi ko kaya. Oo. Weird. Ah, gusto mo naman, pero hindi mo lang magawa. Parang kasi sanay kang ganon. Parang may nakatahi sa bibig ko na hindi ko ma-explain. Oh, ang weird ko ba? Mayroon dots ka na. Ang weird eh. Sa mga hindi nakakaalam, medyo matagal tayo hindi nag-catch up. Hindi naman po kami nagbangayan or whatever. Parang hindi ko alam kung cold. Ano matawag doon? Cold. Hindi naman war. Cold. Parang kasi tinatry kong i-figure out kung bakit nangyari yun. Oo. Kasi sabi ko, hindi na ako magagalit, nawala na yung galit ko. Para mag-usap kami, normal na lang. Ganun ako sa mom ko. Gusto mo lang palipasin, ganun. Oo, tapos pag mag-usap na kami, ma, kasi yung problem ko. At nasabi ko na siya na walang emotions involved. Ah, okay. Kasi na alam na analyze ko na siya. Ang weird ko ba? So, tinatapos mo muna lahat ng emotions mo bago mailabas. Kasi yun nga, nag-start ako, sabi ko na, ba't hindi na nagla-like si Krisha sa mga posts? Oo, napansin ko yun. Kasi magunas siya mag-like, sabi ko, pati hindi na rin masyado nagre-reply. Sabi ko, may nagawa ba ako? Sabi ko, parang wala naman. Iniisip-isip pa, sabi ko, may kasalanan ba ako? So, ang hirap mag-isip pa, sabi ko, anong ginawa ko? Sabi ko, parang wala naman. Sabi ko, may pinagdadaanan kaya niya. So, hiniyaan ko. Until nung time na nagulat ako, nag-PM ka na. Tapos, sabi mo, hi, Kara, ganyan. Sabi mo, let's meet, let's talk, ganyan. Kasi kinabahan ako. Tapos sabi ko, kinabahan ako. Sabi ko, ba't kaya ito bigla nakikipagkita? Eh, ang taga na naman yung masyado nakapag-usap. Ang alam mo ba, iniisip ko noon. Nang sabihin mo sa akin, ikakasal ka na. Tapos kumulin mo akong... Ay, sabi ko, kukulin siguro akong amay. Kasi important pa nang to sa buhay na ganyan-ganyan. Sabi ko, ano kaya yun? Basta nakakaba. Until yun na nga, nagkita kami, nag-usap kami. So, may mga things lang kami May nangyari lang na may nakagulong na ng ibang ano, ibang dimension. Pero kami, wala talaga kami issue. Oh. So, napagulo lang yun. So, yeah. Diba, yun naman yung kagandahan na nakakapag-usap. Nung nailabas mo na yung gusto mo sabihin. Diba, parang okay na rin. Agree din. Ako kasi ayoko din talaga ng yung puro text, tapos ma-misunderstood. Kaya gusto mo personal talaga. Makaiba pa rin yung personal. Kasi makita niya ako eye to eye na... yung sincerity, yung paano ako mag-ano, kung galit ba talaga ako, hindi. Kasi pag text, hindi mo makita yung emotions. So baka sabihin niya, ano itong ano ni Krisha? Baka, yun yung inisip ko, ang dami ko overthink. Oh, di ba? Ako din nag-overthink. Yan ang pag hindi nag-uusap, maraming overthink. Kaya sabi ko, kailangan na magkita. Totoo. Yung talaga yung the best. Na once and for all, ano na, mag-usap na. So, na nag-usap kami, wala naman pala. Wala naman pala talagang issue sa amin. So, okay na. Ay, hindi ako ikakasal. Ay, hindi mo na ako love life. Grabe naman yun. Pero anyways, going back to your mom, naging okay naman na kayo eventually. Oo naman, kasi... Paano nag-start? May mga na-realize ako na may nangyari sa akin na sobrang sama na parang yung feeling mo mamamatay ka na. Yung nasa ano ka na na ganun. Bingit ka na ano. So doon ko na-realize na bumabalik lahat yung mga importante sa buhay mo.
Tapos, yun yung parang, ano ba, patawarin ko mom ko? Ano ba nangyayari sa mama akin? Mama ko to eh. Oh, mama ko pa rin to kahit at the end of the day, siya lang mama ko. So, nag-sorry naman eh, ba't ko pa siyang, tapos na yun. Yun naisip ko. Tapos na yun, kailangan ko na magpatawad. Tsaka ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Naapektuhan na ako eh. Mm-hmm. Nagiging masama na rin ako, naging maldita. Nag-iba yung ugali ko. Tapos parang lagi akong may galit. Kasi so, syempre may angst ka. Oo. So dala-dala, bit-bit mo siya every time. Ikaw yung nag-reach out sa mama mo? Oo. So ikaw mga sorry. Hindi ko na kaya. Ayoko na magalit. Nakakapagod din magalit, di ba? Yung kapag may dala-dala ka sa puso mo, parang ang bigat na, bitawan ko na to. Tama. So, doon na nag-start. Baka may ayaw na ako dito! Yun. Tapos so, yung realize ko na iba talaga ang mom and dad actually. Kasi syempre parents mo pa rin yun. Mm-hmm. Nag-sorry din siya sa'yo? Kung, actually, matagal na sila nag-sorry. Pero ako lang yung... Hindi pa. Yung parang nagpatawad kunwari. Pero may... Uh-oh. Iba kasi yung words kasi yung totoong na-feel. Kasi sabi ko, okay lang yun ma. Pero sa totoo lang, medyo bitch mode ako eh. Which is really wrong. Uh-huh. Parang, ha? Okay lang yan? So, yung ganun. Uh-huh. Kasi syempre inisip ko, iniwan mo kami. Uh-huh. Na hindi mo alam nun yung dahilan kung ba't mo ginawa. Pero kahit hindi ko alam, eh well, alam ko naman na in-love nga siya sa iba. Na-find out mo naman. Wait, na-in-love siya sa iba and medyo na-ano siya na nawala siya sa sexuality niya. Na-in-love siya sa iba. Same sex. Mm-hmm. So, I think na-realize ko na, alam ko may pinagdaanan din siya. Naisip, kailangan ko rin maging open yung mind ko. Kasi 19 din sila nagpakasal ng parents ko. Bata pa. So, inisip ko, ako kaya 19, tapos pinasok ko yun. Baka nga. Baka, parang nilagay ko na lang din yung, ano, yung... Sarili mo. Sarili ko sa, ano, ng mom ko. Oo nga, kung ako kaya yun, tapos biglang may anak pamilya mo, tapos hindi pa talaga ako sure sa sexuality ko. Yung mga gano'n, parang naano na ako, na magpatawad ka naman. Tama na. Oo. Hmm. Ano yung best memory mo sa mami mo? Uy, ang gondo naman. Ano? Yung best, basta may nangyari sa akin na hospital ako. Mm-hmm. Tapos, iniwan niya lahat. Bumunta siya ng Manila. Tapos, binantayan niya ako. Hanggang naging okay ako. Mm-hmm. Yun yung parang forever mong... Kasi nagulat ako, may trabaho ka. Tapos, hindi ka naman taga Manila. Pumunta ka talaga dito para ano. Bantayan mo ko sa hospital. So, parang may isip mo na at the end of the day, your mom pa rin will always be there for you. Yes. Sorry na! Ganun. Ganun. Mother's Day special ba to? Yan, may nalabas sa Mother's Day. Patituloy ako na, iiyakan na ba yan? Doon ko na feel na love ako ni mama. Siguro may mga decisions lang siya in the past na hindi naman niya siguro sinasadya at nangyari. Iyakan pala pa. Kailan pa kayo ako? Ano ba yun? Okay. Okay lang. Okay. Pero at least okay ng lahat ngayon, mm-hmm. Di ba? Ang saya kapag dumating ka na sa point na ikakasal ka, andun siya. Andun din ang daddy mo. How about your dad? Close ba kayo ng daddy mo? Oo naman. Kasi yun nga, since iniwan kami ni mama, marami akong years na kasama si Papa na nagbantay din. So, daddy's girl ka ba? Feeling ko. Oo. Hindi ka ba nagsiselos pag nagkaroon ba siya ng karelasyon na iba? Hindi ka nagsiselos? Hindi. Nag-away din kami noon. Nagka-girlfriend siya. Ang tagal din. So, ayaw mo noon ng time na yun? Ang tagal. Bakit mo ayaw? Kasi hindi ko tanggap. Kasi feeling ko magbalikan pa siya. Nag-hope ka pa. Nag-hope pa ako, bata pa kasi. So, hindi, babalik yan. Babalik pa yan. Ganon. So, kailan yung natanggap mo na hindi na ito magkakabalikan? Kailangan ko nang tanggapin na magkakaroon na iba si Papa? May nagka-baby sila. Oh! Kasi nung nakita ko yung sister ko,
paano ko magalit dito? Ang cute. Oh! Nawala yung lahat ng galit ko na erase. Kapatid ko to eh. So, meron ka palang stepsister? Meron. Ilan? Isa lang. Hmm. Ilan taon na siya ngayon? 16. Oh, until now, okay naman kayo nag-uusap. Oo naman. Doon mo na naisip na, ayoko na din mo. hindi ko kaya magalit sa bata. Tapos, nung nawala siya, kasi syempre, siya yung mom. Parang nawala lahat, na-erase. Mm-hmm. Hindi ko alam bakit. Siguro din nakita ko din kasi na love niya dad ko. Until now, sila pa rin eh. Ah. Oh. So, nakita ko yung loyalty. Sa daddy mo, na mahal yung daddy mo. Oo. Na hindi siya yung chick lang. Mm-hmm. Nung una kasi kala ko chick. Oh, hindi mo alam na ayos na pala. Si bata eh. Oo. Bagets sa kanya. Ano naman yung best memory mo sa daddy mo? Uy. Kasi daddy's girl ka eh. So, ano yung parang naaalala mo na ang saya-saya, unforgettable? Meron ako naman thankful. Thankful ako na tinuruan niya ako na tumayo sa paa ko na kahit yung iba sabi nila, grabe, kawawa ka naman, ikaw lang ang gagawa. Pero ako hindi. Nagpasalamat ako na tinrain niya ako na naging ganun. Kasi mas naging independent ako na alam ko yung mga tama at mali dahil sa kanya. Oh. Parang nag-guide niya ako doon. Na, ng tama? Oo. Oh. Kaya thankful ako. Kasi nung, sige, punta ka ng Manila, okay lang. Mm-hmm. Parang naging instinct na alam mo na yung gagawin mo. Mm-hmm. Dahil na-train ka na sa Jensen. Oh. Parang ganun. So yun ang hindi ko makalimutan at lagi kong panghawakan na sa kanya. So ngayon, syempre may love life yung daddy mo, mami mo din. Oo. Buhay. Tanggap mo na nasa ano kayo, blended family. Yes! Ang sarap ka yes. Parehas tayo. So tanggap mo na yun. And may effect ba yun na iniisip mo na syempre parang hindi kayo naging complete family. May effect ba yun sa'yo na gusto ko naman someday sana ako din. Magkaroon ako ng yung may partner ako na siya na talaga. Na ikakasal kami, tapos magkakaroon kami ng family, yung gano'n. Nai-imagine mo yun? Nai-imagine ko yun. Pero ngayon na, give up muna ako sa pero, oo, nai-imagine ko siya. Kung magkakaanap pa kaya ako doon na. Naisip mo yun, yung gano'n na. Minsan, kasi syempre pag 35, ito na yung... Oh ito yung stage natin na parang mag-iisip ka na gusto mo mag-settle down, gano'n. Pero wala pa akong boyfriend. Pero sana. Kung may papasok na yun, parang gusto mo na yun na yung last. Oo. Kailangan lang maging careful kasi yung iba kasi na yun, sumasakit talaga ulo ko. Sumasakit talaga ulo ko kung alam mo lang. Nako, speaking of... Sakit sa ulo. Kumusta ba yung heart mo ngayon? Ewan ako. Kung kanina. Well, pinagpapawisin niya. Well, as a single, as a person na Christian, okay ako. Single ka pa rin yan, oo, diba? Hindi ako nagde-date ngayon. Dahil? Choice mo or hinahayaan mo lang kung ano mangyari? Actually, may nag-invite sa akin mag-date nung Valentine's. Okay. Nagkasakit naman ako. Hindi ko ayaw ko na matulog na lang ako. Pero nag-pressure ka na ba? Nakakaroon na siya ng pressure na dapat mag-settle na ako ngayon yung gano'n. I think sa pagka-anak lang. Ah, sa anak? So parang gusto mo lang mag-anak? Kasi ayoko magkaroon ng unhealthy na baby. Di ba medyo masaya lang Ano, maraming may mangyaring masama or ano mo, no? Oo. Pag anong age sa baby. So yun na yung iniisip mo na sana. Yun lang. Oo. Pero, kung pwede na, 40, okay lang naman eh. Yung problema, yung anak eh. Oo. Yun eh. Anak talaga. Anak, diba? Medyo 50-50 ka doon sa mga ganun. Hmm. Pero ngayon, may hinahanap ka na ba sa isang lalaki na nagbago na ba yung mga pananaw mo before sa ngayon? May mga nabago ba na ito na yung gusto ko? Ganun. Ah, oo. Ano? Ano yung mga nabago? Dami. Ano? Okay. Ano na, yung iba kasi parang boyfriend lang, ganyan. Uh-oh. Ngayon, tinitingnan ko na yung may gusto na mag-asawa. Ah. Gusto niya na, naghahanap na rin siya ng girlfriend na gusto niyang
doon na papunta. Yung iba kasi naggusto nila ng girlfriend. Jowa lang ko. Oo, di ba? Tapos malaman mo, wala pala talagang interest magpakasal. Uh-huh. Kasi gusto mo maging bachelor lang. Di ba, yung mga kilala kong ganun eh. Tapos may iba naman, ayaw magkaanak. So, ay, gusto ko magkaanak eh. Yung ganun. So, gusto mo na talaga ng lalaki ang mindset? Eh, yung same. Dadaling ka na sa ano? Oo, tsaka lawyer. Yung lawyer. Ah, okay. Yun naman talaga dapat, di ba? Dapat naman talaga pag nasa isang relasyon yun. Tama. Tsaka may iba yung painom ka naman. Wow, painom. Ako pa pala ang mag-alaga sa'yo. Mag-de-date tayo, pero ako pala yung... Dapat yung mature, ano? Oh, mature guy. No, ano yung mga nabago sa'yo? Sa palagay mo, before, yung Krisha Uy before, tsaka Krisha Uy ngayon, ano yung mga nagbago? Hindi na ako masyad... Ano ba ta? Or ikaw pa lang sa... Uh-oh. Meron naman, meron madami. Like, dati kasi puro okay, yes. Maraming yes kaysa no. So ngayon, uy, tara, labas tayo. Ay, hindi ako pwede. Marunong ka na mag-no. Kasi may ibang yung mga friends na, or mag-date daw, ganyan. So, parang ako, i-date mo lang ako sa ganyan. Alam ko na mangyayari. Pero pumunta ka pa rin. Ah, so pumunta ka na din ngayon. Oh, ngayon, parang ba't ako sasama dyan? Iniisip mo na rin. Parang, no way. Ganon. Yun yung mga ano, nagkaroon na ng boundaries sa sarili. Parang kumbaga don't settle for less. Ay! So nagtapos na ako. Don't settle for less. Ganon. Tama naman. No. So kung tatanungin ka ngayon, naasang estado ka? Happy ka ba ngayon? Or contented? Happy. Happy ka ngayon? I'm contented. I'm contented. Oo. Tsaka sabi ko, oh Matilda, yung asap ko. Oo. Okay. Si Matilda yung kasama mo lagi kahit nasaan ka, di ba? Oo, tayo na lang muna. So parang kung dumating, oh. Hindi kung wala muna, wala muna. Oh. Parang andun ka na. Ano yung mga natutunan mong lessons? Okay pala mag-isa. Kasi matagal na rin ako mag-isa yung kinukwento ko. Pero lagi akong, matagal akong nagka-boyfriend. Di ba? So, iba yung feeling din pala na walang boyfriend. Okay. Parang, ikaw lang yung iniisip mo. Oo. Parang naging sarili selfish lang. Ka. Oo, naging selfish ka for a moment lang. Mm-hmm. Okay din pala. Okay din pala mahalin ang sarili. Oh, mag-focus sa sarili, di ba? Oo, ganun. Tsaka inisip ko, baka din ginawa to ni Lord na ako muna. Kasi syempre, pag may anak ka na, may asawa ka na, hahati yun eh. Oh. Isipin mo na anak mo. Ikaw may anak ka, di ba? Isipin mo na anak mo, lagi mo, hindi na laging Kara lang. Parang meron na din ikaw ibang iisipin. So ngayon, feeling ko, namnamin ko na daw to. namnamin mo na to kasi ang kasunod nito. Kasi forever, di ba? Hindi naman forever mag-isa. Unless pipiliin ko mag-isa ng forever, maging matandang dalaga. Kasi may kilala din ako mga matandang dalaga. Na okay naman din. Oo, okay naman siya. Malay mo, hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Yes. Minsan nang bibigla ang pagkakataon, ang tadhana na ay bigla. Mm. How about sa friendship? Ano yung mga lessons na natutunan mo sa friendship? Nakaw! Ang dami! Nakwento mo kasi na kanina na before, no, nagko-commercial ka, dahil friends before, di ba? Uh-oh. Pero sabi nila kasi as we grow older, pakunti ng pakunti. Tama. Friends ko pa rin sila, but we don't hang out anymore. Kasi ang daming nawala. Pumunta ng London. Oo, yung gano'n. Bumalik ng Dipolo. Kasi syempre, tumanda na maging model ka pa rin. Wala ko. Oo nga, kasi kanya-kanya ng buhay. Pero ngayon, marami ka bang friends ngayon? Or talagang... Like sila, friends ko pa rin. Pero kumbaga, physically... Yung nasa circle mo ngayon. Marami akong friends na wala. Dahil? Dahil misunderstanding, pag lumalaki na kayo, pag tumatanda na kayo, nag-iba na yung gusto nyo. Uh-huh. Yung values, nag-change. Uh-huh. Nag-iba ang anyo, yung iba. Uh-huh. So, ikaw, hindi ako ganito eh. Bakit ako, hindi ko kaya. So, ayaw ko na. So, meron akong, actually, nawala ako ng madaming friends. Madaming friends? Sobra. Kasi ako yung tao, madaming friends dahil, yun nga, lumipat ng school. May school ako sa Lasal, sa Ateneo, sa Gensan. So, lahat yun may friends ako. Yeah. Tapos nag-model, nag-artista, nag-vlog. So, parang per lakad mo doon may friend. Uh-huh. May
ngayon, friend ko pa rin sila, pero hindi ko na sila nakakaangaw. Kasi hindi ko na ginagawa yun eh. Yung sa model eh. Oo, iba naman. Pero ngayon, yung mga nasa paligid mo, marami bang mga kaibigan na nasa paligid mo ngayon? Wala na. Wala na? Wala. Kunti na lang. Kunti na lang. Na-experience mo na bang mabetray? Ang dami. Ang dami. Ano yung mga natutunan mong bagay doon? Nagulat ako. Ganun pala yun. Yung iba na... Ay, hindi ako magsalita dito. Lessons na lang. Baka mabudo ka. Hindi, ano, marami palang... Hindi mo... Paano nung sabihin? Marami palang hindi totoo sa'yo? Or... Hindi palang... Hindi mo alam na kaya pa rin nila gawin yun sa'yo. Kasi ikaw, buto ka sa kanila. Bilang kaibigan. Oo. Actually, nag-ghost ko nga siya nun eh. Kasi nakita, lahat proweba kita mo eh, yung mga pinagagawa. So, ikaw ba yung tipong nagka-cut-off na? Pag may ginawa sa'yo, okay na. Friendship over, F.O. Ganun ka. Kahit, ayaw tayo sa part na yan. Oh, nag-sorry na. Oo. Hindi na talaga. Ako pag nag-sorry, okay, sige, papatawarin kita. Pero hanggang doon na lang. Hindi, parang, hindi ko na papapasokan na sa nadadala kasi ako. Kasi makukulit yun eh. Oo, tsaka parang okay na yun, hanggang doon na lang. Tama, gets ko. So, importante rin talaga na piliin mo din yung mga ipapasok mo sa circle mo, sa buhay mo. Diba, you have to be careful. I agree. Yes. Kaya nga natutunan ako, sabi ko, mas okay pala yung quality kaysa quantity. Oh, yes, tama. Totoo. Yeah. Anyways. Grabe mo, pinawisan ako. Totoo lang. So, sabi mo naman, happy and contented ka. May mga wish ka pa ba na gusto mong mangyari na yun? Oo naman. Like? Wish ko health. Important kasi yung health nowadays. Parang laging nagkakasakit yung mga tao. Parang nakita ka talaga, nag-post ka. Sabi ko, ang hirap magkasakit siguro mag-isa kasi si Grisha mag-isa sa condo. Self-medication. Paano pinupunasan mo yung sarili? Diba? Ganun! Ganun! Tapos may ano, pag-grab na lang, buti nga may mga online na eh. Pwede mag-order ng medicine. Kasi dati, narawasan ko, wala, hindi ako makabili. So, hindi rin ako makatayo. So, wala akong medicine. Ang hirap mo ba? Pero kasi, ikaw nasanay ka na mag-isa, pero mahirap pa rin. Oo. Kailangan mayroon ka talaga nakastock na mga self-medication. Mm-hmm. Bukod sa health, ano pa ibang wish mo sa buhay mo? Happiness sa ano? Kung sana magkaroon na ng future na family. Kasi, iba pa rin mag... I feel like iba pa rin magkaroon ng baby, ng anak. Tsaka ng loved one, na makasama mo habang buhay. Oh! Diba? Oo. Well, mangyayari. Kahit kung hindi mangyayari ngayon, at least sa future. Oh, ilan pa kids gusto mo? Uy, dalawa lang. Pero... parang ikaw lang, no? Di kita eh. Hindi ko kaya madami. Pero feeling ko gusto mo pa maghabol. Aha! Okay. Anyways, pero pinag-pray mo yun na sana, ano, na sana dumating na yung para sa'yo, sana mangyari na. Pinagdasal mo din siya. Oh, tsaka ano, na sana hindi yung manloloko, yung mga ganyan. Well, kung wini-wish mo naman daw, ibibigay naman sa'yo. Oh. Pag hindi raw binigay sa'yo ngayon, ibig sabihin hindi pa ito yung time. Oo, so you just have to wait. I agree. I agree. So, mangyayari yan. Anyways, kaya inom na lang ang joke. Malakas ko sa inom kaya parang halo ako eh. May ano na ako sa chat eh. Oo, kaya ano eh. Hanggang water na lang. Kaya nga eh. Pero anyways, uy, thank you so much, amiga. Grabe, amiga. Finally, nagawa na ulit na rin itong mga vlog. Kaya nga eh. Diba? Tagal na rin na. Manoorin niyo po yung podcast ni Krisha sa Spotify. And subscribe din sa kanyang YouTube channel. So, ayun lang. Thank you so thank much. Thank you, grabe. Mas makilala pa kita ng gusto. Oo nga! Diba? Ayun, bula. Yun lang. Thank you so much. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Thank you. Bye! Bye-bye.